Nakakalbo eh. Mabuti naman na po na mo, no? Kamusta mga ka-birds? Eto na naman tayo. Para sa isang makabuluhan ba? O makaguluhan? Afro, hindi pumunta rito para lait-laitin, ha? Handa mo, ha? Na kabanata ng pagluluto or pagbibig. Ngayong video na to, ang gagawin natin, ay gagawa tayo ng pie crust. Na ang gamit eh, mga food chopper or food processor. Ngayon, yung dati kong food chopper, nasira dahil yun ang ginawa ko. Oy! Saan ang burol? Itignan natin dito sa bagong pili online kung kaya niya yung pie crust na gagawin natin sa araw. Okay? Let's go! Sa pie crust. Paggawa ng pie crust para sa chicken a la king. So, ito ang mga ingredients natin. Isang hotdog. 100 grams na butter na mislice ko na. Ginawa kong cubes na napakaliliit. Tapos 12 grams na sugar. 5 grams na salt. 220 grams ng all-purpose flour and cold milk. Okay, let's start. First, okay, tatanggal natin yung cover. Kanyang mga safety gadgets niya dyan. Tatanggalin mo na natin para na. Tapos po po na. Siyempre, kailangan punakasan natin ng tissue. Nasa natin yung tissue para sure na hindi siya asa, na walang moisture sa loob, kasi yung ating flour magbubuo siya dun sa loob, titigas. So kailangan walang moisture, walang basa. Iisa layunin natin aga, iisa. Okay, una nalagay natin yung sugar. Then, bawa tayo ng spoon. Handuin natin. Then, yung salt. Lagayin natin ito dito sa ating chopper or processor. Ang secret ng pie crust para maging flaky is itong mga butter niya. Kailangan magstay siya na hindi dapat siya lusaw. Kailangan chilled siya pag nilagay natin. Tsaka dapat less hand contact sa ginagawa natin para hindi kaagad siya malusaw. Tingnan natin kung kaya niya i-achieve itong kailangan, kasi magiging parang crumb siya pagka natapos natin siyang i-chop. Gamitan ng chopper, kailangan parang crumb siya. Ayan, susubukan natin. Kaya? Kasi medyo matigas ang yung butter, medyo matigas yan. Kaya nasira yung dati kong chopper dahil dito sa frozen na butter. Pulse lang ang kailangan dito, guys, hindi kailangan matagal. Ganyan lang siya. Ayan, lumalaman. Kasi malagkit yung butter, tapos ngayon matigas pa siya para siyang ice. Ayan, lumalaman. Kaya ang gagawin nyo dyan, pulse lang hanggang makita natin na mag-crumb siya. Ayan, mukhang okay yung ating food chopper, mukhang kayang-kaya.
Easy sa kanya. Ayan na. Ayan, nagiging crumbs na siya. Giling-giling. Tignan natin ha. Ta-da! Okay! Ayan. Ito yung sign na magiging flaky and masarap ang ating pie crust. Ito ka, pwede nyong ilagay kahit na anong filling ilagay nyo rito, pwede. Pwede nyong gamitin na sa beef. Ito rin nga pala ganitong process din ang ginagamit ng paggawa ng Jamaican patty. Ito rin ang process ng paggawa nila. Parehas lang din. Meron lang, nagkakaiba lang siya sa turmeric powder tsaka sa ibang powder na minimix na ginagamit dito. Tsaka syempre yung feeling. Oh, ngayon mo lang nalaman. Alin pa natin ulit ng konti ha. Kulang pa siya. Giling-giling. Igiling nyo na matunaw ang taba. Igiling-giling. Handa. Pwede. See? Handa siya. Yan. Yan ang tama. Ganyan. Kasi ayaw nating lusawin. Ay! Eh, siga ka ba? Parang may problema ka. Eh, paano naman? Nalilito ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ninenervous ako kanya ganun. Ayaw nating lusawin yung butter. Kaya ganyan lang dapat siya. Kaya note guys, yung panghalo dapat natin or yung spoon na gagamitin natin, huwag metal para hindi nadadamage yung blades ng ating food chopper or processor. Okay na to. Next ating gagawin is yung milk, yung cold milk. Lalagyan natin ng egg. Kuha tayo ng fork. One egg. Then ibit natin siya. Galing ha? Ang secret sa paggawa nito, kailangan malamig lahat para hindi malulusaw agad yung butter. Then, ganyan natin yung blade. Mas okay ngayon kaysa doon sa dati kong chopper yung pagkakagawa ng crumbs. Dati paraming powdery pa eh. Ngayon parang halos lahat siya nag crumbs. Kaya mas maganda to. Mas okay ngayon. Ngayon guys, gumagamit lang ako ng malaking serving spoon para sa paghalo. Hindi ko ginagamitan ng kamay tulad ng ibang dough na tulad sa egg pa. Yan, ginagamitan ng kamay yan paghalo. Ngayon, ito hindi. Mas magandang walang hand contact. Then, lagay natin kalahati muna. Halo. Giling-giling. Igiling nyo na matunaw ang taba. Giling-giling. Lagay natin lahat. Halo ulit. Giling-giling. Igiling nyo na matunaw. Yan. Naging sticky na siya.
flour ulit para yung stickiness niya magbawasan. Sprinkle lang ba? Parang binubudbudan lang natin siya. Para ka lang nagmamasa. Hindi nga lang. May kutsara ka, maawak na malaki. Yan. Yan. Dapat kasi hindi na siya didikit masyado sa bowl. Hindi may dikit pa. Ay, dag tayo. Huwag masyadong maraming idadagdag ha, mga kaberks, at titigas ang ating, ano naman, pie dough. Masyadong titigas, pangit na. Wow, wala yung pagka-flaky niya. Ayan. Ayan. Ilanda na ngayon, gagawin natin. Kuha tayo na plastic. Plastic. Natin yung sayang. Ayan, ganyan muna siya. Tapos, gagawin natin. Gagawin natin saksak. Kuhanin natin itong timbangan. Timbangin natin siya. Kasi kukuha tayo sa kanya ng portion. Gagawin natin sa pang-cover. 442. O tatanggalan natin siya ng... Gagawin natin siya eksaktong 300 grams. So tatanggalan natin siya ng konti. Ihiwalay natin pang-cover kasi natin yung sapay. Da. 140 303 Pagkatan yung konti. Tingnan natin 300 to. That's it. 300 na guys. Tapos okay, perform natin siya ng maganda. Ito, ganun din. Huwag natin siya medyo maganda. Ito. Ah, ngayon, lalagay natin sa freezer for siguro kahit ano lang. Ah, 30 minutes then lalagay natin sa chiller. Okay? Hintayin natin muna guys ha. So ito guys, sigas na. Pero bagawin lahat, ginagawin natin ito na lang. So, nalagyan natin ha, butter, yung pan, baking pan natin para sa pan. 8 inch na pan to ang kayang gawin ng isang mixture na ginawa natin. Yan. Para hindi siya mag-stick, para madali siyang tanggalin. Ngayon, pagkatapos nito, hindi natin siya sa tabi. Ito ang tatagalin natin. So, bago ang lahat dyan, natin, kailangan
Nagpa siya dun sa pan. Bilugin natin siya na lang sa pan. Hindi naman kahit naman hindi masyadong bilog na bilog. Basta mailagpas natin siya. Madali na. Para mas madali siya i-forma. Anihin pa natin ang pocket. Yun. Ayan, siguro perfect niyan. So, ang gagawin natin. Ayan. Ikot natin to. Ayan, nagiging malagtik na siya kasi nag-start na mag-melt yung butter. Niyan. Okay. Yan. Galing, ha? Ba, pambira makakita ng ganyan. Yan lang. Tapos, sumabon sa kamera. Susunod natin gagawin, i-egg wash natin yung itong crust na to. Para kahit pa paano, yung ilalim niya, makakadagdag to ng crunchiness. Okay. Then, lalagyan na natin ang ating filling. Chicken a la king filling. Sarap! Yung feeling madali lang gawin. Medyo ano lang, marami lang tinatantad. Madami kasing ano siya. Patatas, may carrots, na kailangan chop-chopin. Bawang, tsaka sibuyas. And bell pepper. Ngayon, kailangan natin ng cheese. 100 grams na cheese. I-grate natin siya. Lahat nito. Mga umiiwalay na bubo na eh. Iyala natin yan. Mas masarap yan. Bubo. Ito
natin ito ulit sa reserve. I-freeze muna natin ito ulit. Freezer natin ulit ha. Or ano lang siguro, 10 minutes lang siguro para lang hindi mag-collapse yung dough natin. Habang gagawin natin yung cover. Magawa din tayo. Ano natin ha? Okay lang. Kahit medyo manipis na okay lang kasi cover naman siya. Side na to. Ayusin natin itong konti para mag tumami. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Iba ako eh. Araw-araw, ganyan ang trabaho ko rito. Galing ha. Gagawin naman natin dito. Tutupin natin siya pa loob. Yan. Yo. Ano yung sinasabi ko? Guys. Tup-tup-tup lang. Talihan mo ba karoon mo matalipan? Talihan mo! Talihan mo! Tatanga-tanga ka pa dyan! Ayusin mo lang! Hindi ko alam ah. Iba ako eh. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito? Hindi, at least yung nasasanay ka, bumibilis lahat ang ano mo. Ah, mas madalas yan ang ginagawa mo. Ha? Ngayon, nalilibot natin sa freezer ito. Ngayon, i-design na natin yung ating pie. Tanggalin lang natin yung mga excess niya. Flour. Thank you.
ginagawa natin din na ito basta, design. Kailangan din talaga butasan ng pie. Kaya napapansin niyo lahat ng ginagawin ng pie. Halos pag may mga cover, kailangan na ginagawa. Yung mga sigal, yung mga design na ginagawa. Kasi, ano po, singawa ng ano, pressure. Kasi pagka nag-oven ka, syempre magkaka-pressure na yung loob. Puputok yun, mapangin. Puputok yun pa yun. Hindi lang ang masimple na ang design natin. Mukha-mukha na konti ito ha. Yan. Okay. Tapos, egg wash ulit. Para maganda yung presentation niya mamaya pag naluto maganda. Maganda ito yung ganyan pagka naluto. Masintab. Shiny. Ngayon, itong video na to, ano lang to ah, pie crust lang yung tinuro ko dito na gamit yung ating food processor or food chopper. Ayan, kung gusto nyo malaman yung ano, siguro write a comment na lang kung gusto nyo malaman yung filling na ginamit tsaka kung paano niluto yung filling. Although madali lang din naman. Kaya naman, kumbaga, kahit anong filling na ilagay nyo dito, okay naman. Basta wag lang yung masyadong masos. Kasi pag masos, hindi siya mabubuo yung pie mo. Magkocollapse siya pag once na in-slice mo, kakalat lang siya. Okay? Ayan, ready na. Pwede na siyang i-bake. I-bake na natin siya for 180 degrees. 180 degrees and for 20 minutes muna. See, wait natin siya, temperature 180 and timer is 20 minutes ang first initial natin ha. Pero mga 45 to 1 hour ang lutuan nito. Mga ka-birds, ngayon titikman natin kung gaano kasarap ang gawa natin. Okay? Ayos na? Suppose, ayos na? Amoy niya niluluto niyo ah! Amoy na amoy hanggang sa taas! Lutin tuloy ako bigla! Init pa! Woohoo! Ay, tingnan nyo, tingnan nyo. Wow! Tingnan! Ang ganda! Ang ganda naman! Kaya kailangan natin tikman to. Kain, kain, baby! Kain, kain, baby! Ang sarap! Ang sarap! Sarap! Wala, gusto kong maiyak eh. Bawa naman. Ayan, see? Wow naman! Wow! Wow!
Ano? Gutom ako. Ikaw na naman nakakain? Kakakain mo lang ah. Ano ba alaga mo sa tiyan? Sawa? Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka ha. Ang sarap naman. Sobra. Gawin nyo na. Okay? Marami yung nagsasabi talaga kasi ang gwapo-gwapo niya. Pwede. Ay, aga-aga nga, naku. Mas may taas naman ang pangarap mo. Baka pwede pa, Max Alvarado lookalike. Kinaya niya yung ginawa natin kanina. Biro yun, kinaya niya yung frozen na butter na may kahalong tawag doon. Flour. Kayang-kaya niya. Hindi siya masyadong nahihirapan. Pero dapat, tatandaan nyo ha, kailangan pulse lang palagi ang gagawin natin. Ngayon, kinaya natin, gawin. Dapat, kayanin nyo rin. Kasi madali lang naman, di ba? Easy-easy. Binubola mo lang kasi magkapere. Kaya inihikayat mo ako dyan. Ilang ingredients lang, konting halo, at gamit kayo ng food processor. Kahit naman hindi ito eh. Ang food processor na to, okay na. Basta, kakayanin niya. Diba? Ayun. So mga ka-Berks, please like, subscribe kay Sonic 28. Alam niyo na. Okay? Paalam, mga ka-Berks. Okay, okay, okay nga. Bigyan ng jacket yan! Giling-giling, giling-giling, igiling nyo na matunaw ang tabar. Igiling-giling, igiling-giling, hayaan yung mata nila ay lumuwa.